Bakit ang daming bumibili ngayon ng e-bike? Nakita nyo ba yan? Ang ganda, di ba? Guys, nakita nyo ba yung mga e-bike sa daanan nyo, sa mga kanto nyo? Pretty much everywhere naka-e-bike na po yung mga tao. At alam ko kung bakit. Simple, matipid, pang-business, pang-sundo, at syempre, pang-enjoy sa drive. Actually, madalas ko nang ginagamit ito sa subdivision namin kasi nga, ang layo ng entrance or exit ng subdivision namin and kailangan namin na something to help us drive out of the subdivision and this is it. Pero Beans, ano ba meron dyan? Well, this is the Hatasu Hero e-bike. Mas high quality, mas reliable, mas safe, mas okay ang kanyang warranty. O diba, mas pogi tayo. Kasi nga, diba, may mga e-bike sellers dyan, pupunta ka lang sa warehouse nila, papadalo sa inyo. Kaya lang kasi, yung mga ganon, pang short term lang yun, guys. Pag nasira yung inyong e-bike, wala na po yun. At saka, ang layo-layo pa siguro nun. Kung gusto mo yung mas reliable, mas nationwide. Isa pa? Ah! Sakit. Hard butt. Pero yun, meron po akong bagong e-bike. Ito po si Hatasu Hero. Oh my God. Let us review this right now. Plus, si Beans, and you're watching Unbox Diaries. Uhu! So ito po yung specs niya. Yung battery, 48 volts, 32 amp hours lead acid po yan. Yung motor, 650 watts. Differential motor po yan. Ito po yung kanyang front shock, at ito naman yung kanyang rear shock. Tapos yung kanyang braking system, drum braking system po to, front and rear. At guys, kaya niya po mag-load up to 250 kilograms dito sa e-bike na to. And yung kanyang distance, 60 to 70 kilometers lang po. Meaning close range lang po siya guys. And yung kanyang speed, maximum of 25 kilometers per hour. Okay to for short distance business, pang sundo sa anak mo, pang punta sa grocery. Okay na okay po to. Hindi mo na kailangan magkotse, magmotor pa kasi nga ito ay sobrang tipid. Hindi lang sa kuryente but also sa amount of space na pwede mo siyang lagyan ng gamit. Perfect din to para sa mga sari-sari store dyan. Nako, kikita ka talaga dito. Tire size, 3x12. Mas malaki pa yung sa front. Ito po yung kanyang specs. At sa likod naman, ganito siya kalaki. Yung kanyang ilaw, dual LED, eagle eye, headlight. 12 volts output po yan. Dual horn din. Leather seats na po. At sobrang kapal ng kanyang foam. Pero Beans, ano ba yung kanyang advantage sa mga ibang e-bike dyan na kung saan-saan na lang na nabibili? Well, of course, ito ay mas bigger brand. It has more dealers. And of course, mas maganda yung kanyang warranty and yung coverage niya. Ito yung mga dealers niya po. Pero if you want more information, punta kayo sa kanilang Facebook page. Ito po yun. But yes, if you want peace of mind, go with a bigger brand. Kasi nga, kung gusto mo talaga pang matagalan, syempre investment din to. 64,990 pesos! Hindi po biro yan. Invest your money in the right brand. Okay, so drive test naman tayo. Siyempre, nilabas namin to. Ang magandang use nito is kapag ka nasalub ka ng subdivision, malayong exit, kailangan nyo talaga siya. Una ko naramdaman is kung gano'n siya ka-smooth i-drive. Sobrang quiet din niya. I mean, quiet compared sa isang motor. Siyempre, ang motor napaka-ingay. Alam nyo yung mga motor guys, di ba yung nagre-rev, ingay masyado. Pero to guys, sobrang tahimik niya at sobrang smooth na kanyang handling. Even the suspension is pretty nice. Ito, dumaan kami sa humps and we were able to feel very nice dampening nung pagbagsak namin dun sa sahig. Pero kailangan mabagal ka lang, no? Mag-ingit ka lang din. The speed of this e-bike is only up to 25 kilometers per hour, which is okay na. No? Hindi mo naman super bilis kapag e-bike. Yun nga lang, syempre, napansin namin, kapag meron kang kasabay na mabilis na kotse, ayun, magre-reklamo sila. And kahit yung mga motor, nababagalan sila sa'yo. Pero okay lang yun, no? Alam naman na naka-e-bike ka, e-bikes are not really fast by default. So, kumpleto na siya, meron siyang mga left and right signal, malakas na rin yung kanyang horn, and of course, kaya niya rin mag-slope. Yun lang, no? Napansin ko sa slope, guys, kapag masyado naman bigat, baka hindi niya masyado kayanin. With that, you need more power. Kung ganun. Else, kapag flat naman, napansin ko, okay naman siya. Pag masyado lang steep yung slope, guys, dun, mahirapan talaga siya. And of course, ito, super important, the brake. The brakes will save your life. Kaya kung hindi maganda yung brakes, huwag yung piliin yun. Pero ito, guys, napakaganda ng brakes. Very smooth pa. Again, meron siya dalawang brake. Meron siya yung parang brake dun sa kanyang handles, which is yung kanyang mini brake. Full brake yung talaga is yung kanyang foot brake. Ayan. If you need that, if you need the emergency, you just need to floor that. And you're good to go. Now, the first thing that comes to mind, kapag ka nakikita mo isang e-bike na katulad ng ito, mukha po siyang combination ng isang golf car. Alam niyo yun, yung golf car. At ng isang tricycle. Golf car yung upuan, yan. Pero ayun, we've actually tried it. Three people, ako as the driver and two of my staff right here at the back. The steering handle looks like a motorcycle's handle or a bike's steering handle. Ayan na po yung itsura niya. Ito po yung interface niya, no? You got a high-tech LED screen right here. Shows you the battery percentage. The amount of speed you're going, kilometers per hour. And of course, yung inyong voltage right here. Okay, so ayan. Let me just show you first the looks of this
vehicle. This thing is an e-bike. Bike po siya na hindi talaga siya mukhang bike. An e-bike looks like this. Para po siyang motor. Ayan po. Meron siyang motor na handle. It's got 3 wheels. 1, 2, 3. Well, at least for this model. When you look sa harapan, mukha po talaga siyang tricycle. Pero kasi ang tricycle, maingay. This one, tahimik lang. Tahimik lang. Okay. Mas mabilis pa, mas masarap i-drive. Now, tignan nyo to ah. Para po siya umandar, pasok nyo na susi dito. Turn nyo lang ganun. Isang turn lang oh, isang click lang ganun. And, naka-under na po yan. Hindi po siya katulad sa mga motor, sa kotse yung meron parang hindi po siya gumaganon. Ito yung mga servings. Yun. Ito guys, wala. Once na na-open na yung LED na yan, umaandar na siya. Pero hindi po siya ano ah, hindi po siya agad-agad ah. So, ito actually yung pang-accelerate niya. Which is hindi siya gumagana agad. You actually have to press the brake right here. Or pwede dito, pwede dito. And, saka siya, aandar. Natin yun. Be careful though. Kapag ganito, na hindi straight yung daanan, and you need absolute security sa inyong e-bike, you have to do the handbrake. The handbrake is not very intuitive. Bago ko lang ito nakita, you have to pull this, both, no? Tapos, i-hold mo itong button, and the other button right here. And then, i-release mo yung dalawang brakes. Tapos, kailangan naka-hold sila ng ganyan. And there you go. Meron siyang dalawang drive modes. Meron siyang drive and reverse. And to drive, you just need to click the drive. And to reverse, just click the reverse. Kaya lang pag-reverse, guys, may ingay siya. At hindi siya under agad. Click mo muna yung brake. Nag-reverse na siya. Gusto mong umabante? Drive. Click. Ganun po. Now, meron po siyang tatlong gears dito. 1, 2, and 3. Di ata siya gear eh. Parang speed mode talaga siya. So, 1 is yung pinakamahina. 2 is yung next na mabilis. And 3 yung pinakamabilis. Ito po yung sounds nun. Ang max daw niya is 25 kilometers per hour max speed. And the range of this is 60 to 70 kilometers, guys. Now, depending sa inyong usage, no? Kung meron ka siya naka-charge dito, or madalas kayo mag-wiper, baka maubos siya agad. So this one is not a long-range vehicle, no? Okay siya pag mga short distance lang, sa mga restaurant, sa mga business nyo. Pupunta lang sa warehouse, pupunta lang sa mga grocery, dun lang po siya. Pero yung pupunta sa malayo, guys, don't do it. Baka maubos kayo ng ano. Pero pwede nyo siya i-charge kahit saan. Yun nga lang, matagal po siya mag-charge. 8 hours po. Pero yun, it is a short-range vehicle. Huwag nyo siya i-break-in sa Baguio, sa La Union, sa Batanes. Wag po. Iniisip nyo. But yes, it will work with any outlet in your home. 220 volts, kagana po yan. Yung nga lang, fast charging in the future pa yon. Fast charging technology is catching up pa for the EVs or e-bike. Na syempre, kailangan din malaman kung paano siya mag-charge. This is the reason why you get this in the first place. Kasi nga, mas makatipid kayo. Yan, so nito yung saksakan sa likod. Ganyan. And of course, syempre ito na. Ayun. So dito, makita nyo po yung... Yan po. So makita nyo po dito, yan o, nag-charge na siya. Yan, so 51.3. So, babalik siya, 51.4 na. At ito po yung kanyang charging bar. Ginagawa niya po to para makasave siya ng energy. Kaya siya nagaganyan. Yung update niya is from, yan. Doon siya nag-update. Yan, so hintayin niyo lang. 0 to 100%, 8 hours po yan. Also, another way to know if it's charging, ayan po, nagre-red na po yung light niya sa charger niya. Tapos para save kapag tatanggalin mo na siya, unahin mo to. Then, dito. Ayan na po. Pero Vince, ano yung nasa ilalim? Nakita ko kanina, nagda-drive ka, meron parang brake. Ah, brake! Brake nga to. This is the brake. Pero Vince, meron na siyang brake dito. Bakit kailangan may brake pa dito? This one is a weaker brake, guys. Pag brake namin, medyo alanganin yung pa yung brake niya. Ito yung parang smooth braking lang. Pero kung gusto mo talaga ng harsh brake, talagang full brake, hit that, floor it up. This is called the foot brake. Mas intense po. Pang-emergency po yan, no? Kapag meron na talaga kayong mababangga, at hindi gumagana to, hindi niya kaya, hit that. At ito pa, gustong-gusto ko to. Meron po siyang foldable side mirrors right here. Ayun, foldable po yan. Hanggang ganito po yung range niya. Whoa, all the way there. Parang tenga, no? Pwede rin dito. Kunwari gusto magpapogi, ha? Yun, no? Pwedeng-pwede. Kung vain ka lang. Tapos, syempre, guys, pag umulan, kailangan nyo ng wiper. Let's have it! Oh! Yeah! Yan. So, ganyan po yung itsura niyan, guys. Oh, di ba nawala agad? What? Vision is so important. Parang hindi kami discrash siya sa daan. And this one is just so good. Ayan, so napansin nyo guys, I am protected by this whole cover right here at the top. Kahit po maulan, protektado po kayo. So, important po yon. Kaya lang kasi pag mahangin talaga,
Ayun, open kayo dito, open din kayo dito. So magkapote kayo kung kulang pa yun, masyado malakas yung ulan. This is made of leather, by the way. Leather po yan. Very good material. Very protective. At syempre, hindi kompleto kung wala kang magandang napakalaking windshield, no? Yun yung problema sa mga motor. Wala silang windshield. They don't have enough protection in front of them. That's why kailangan nila mag-helmet para yung shield dun sa kanilang helmet will protect them from mga dust, yung mga gamit na lumilipad, mabilis. Kasi syempre kapag nasa road ka, pag mabilis ka, there are a lot of stuff moving so fast, it could hurt your eyes. Pamamaya niya, may pencil na dumiretso sa mata nyo. This is your protection. Now, narinig nyo na siguro ito kanina. Ang lakas, no? It actually is very loud. Pero kailangan po yun. And even the horn is very, very loud. Pero kailangan po ito kasi ganun kalakas. Kasi nga, yung mga pipinahan mo is nasa loob ng kotse, hindi nila marinig kung masyado mahina yung inyong horn. And even yung reverse, kung mahina masyado, hindi nila marinig. And of course, meron din po siyang signal lights left and right. Ayan po yung tsura niya. Sa araw po, hindi po siya ganun kaklaro. Pero sa gabi po, klarong-klaro po siya. Kaya lang guys, baka makalimutan ninyo kasing i-off siya. Kasi wala po siyang auto turn off. Kapag ka naglumiko na kayo, umaandar pa rin yun. So, alalahanin ninyo to turn it off. Ayan, katulad kanina, nakalimutan ko. And also, meron pa siyang light sa harapan. Ayan, ganyan po kalakas yan. It's enough for night driving. Ito po yung tsura niya sa gabi. O, diba? Marami kang pwede makita sa daan. Even ganito kadilim. The pros on this thing is that okay yung suspension. Sa harap at sa likod, no? Nung nag-drive kami, hindi kami tumatama sa humps. Hindi katulad ng mga ibang kotse na masyado mababa. Sumasayad talaga. Ito, yes. Even though mukha siyang mababa, hindi po siya tumatama sa humps. Even with three people na nakasakay, na mayroong grocery pa nakasama. Overall, simple lang yung kanyang design. Very simple. You got here the black color. I'm not sure if meron silang ibang color dito. Pero it looks very minimalistic, modern, and high-tech at the same time. By the way, I want to show you the battery right here. Ito pa yung battery niya. Siyempre, kung nakita niyo ito kanina, yung charger, andyan siguro yung battery. Let's open it up. Ayan po. That thing is powering this whole e-bike. So, paano nag-grocery kayo? Ano yung tsura nun? So, ito yung pwedeng, actually, kulang pa to eh. Marami kayong pwedeng ilagay dito. Pero kung kulang pa to ah, kung kulang pa sa inyo, meron pa siya sa likod. Ayan o. Pwede pa kayo maglagay dyan ng mga grocery nyo. Yun. Kung mag-isa lang kayo, pwede kayo maglagay dito ng box pa. Ayan, so, pwede pa actually isa pa dito. And of course, pero box, dapat na box na magkasya dito. Magkakasya pa rin to. Tapos tali nyo na lang, tali nyo. Pwede yan. Yan, oh, di ba? Holy sheesh! Dahil yung pwedeng lagay. Okay, di ba? Tapos guys, napansin ko, meron siya mga zipper dito. Ayun, may zipper po siya. At meron pang zipper dito. Yun pala, pwede mo siyang lagyan ng tolda dito. Cover. Para, kung ayaw mo maulanan, or yung inyong gamit sa loob, pwede kayo maglagay ng ganon. And by the way, meron pa siyang USB type A dito. And C, meron siyang C at A. Ooh, nice. Dual pala yan. Pang-charge ng inyong cellphone. So, yung kanyang seats pala ay leather seats. Smooth, high quality. At ito yung Hatasu branding. Hatasu. And also, ito po yung kanyang tahig. Nice grip. Hindi siya madulas. And it even has, meron po siyang step board. Dito sa passenger seat. A step board. Which is very helpful if, diba? Galing na. So yung harap niya, isang tao lang po to. Sa likod, pwedeng dalawang tao, ganito po siya kalapad. And also, you get these nice armrests right here na pwede rin hawakan po siya, no? Pagka medyo mabilis masyado, pwede siyang hawakan. And you get some nice, makapal po yung padding niya, yan, no? Very makapal. High quality. And also, meron siya window dito sa likod. The price of the Hatasu Hero is 64,990 pesos. Pero kung hindi nyo kaya yan, meron po silang home credit or other modes of payment. Well, ito po yung warranty niya, no? We got here a few pages. Kung gusto niyo pong siyang basahin, i-post nyo na lang po yung video. At meron din siya kasamang free gift box worth 1,790 pesos. Starting November 15 po yung promo until supplies last. Actually, marami pang vehicle si Hatasu, no? Meron sila mas maliit na bike. Pero kasi para sa akin, ito yung pinaka-practical. Marami kang pwedeng maisakay, marami kang pwedeng mailagay na gamit dito. And of course, poging-pogi rin siya at high quality yung dating niya. That is compared sa competition, no? Yung mga ibang chuchu dyan na ganito. This one is much more high quality. At kung ako sa'yo, i-check mo muna siya, no? Punta sa dealer nila. Marami silang dealer here in the Philippines. Ito pa yung mga dealers nila. Ayan po, go check them out. Hatasu. Siyempre, malaking pera to. You have to try it out first before you buy it. So guys, pupunta na po ako sa grocery and ayun, see you next time dito po sa Unbox Diaries. I love you guys. Prince Beans, you're watching Unbox Diaries. Woohoo!
Okay. Blue.